You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nasampulan, buti nga. Yan ang naging say ng mga netizen matapos ngang may balita ng Daily Tribune na kinasuhan nga itong si Tony Fuller. Yes, kinasuhan na nga ang nasabing vlogger. Sa nasabi ng Daily Tribune, Tony Fuller kinasuhan, the Association of Social Media Broadcaster of the Philippines Incorporation, or I don't know, it's incorporated, KSMBP, filed a criminal case against social media personality Tony Fuller before the Pasay City Prosecutor's Office in relation to the blogger's allegedly obscene online videos. Okay, ano po ba ang meaning ng obscene? Ayon sa Google, obscene means adjective of the portrayal or description of sexual matters, offensive or disgusting by accepted standards of morality and decency. Tila hindi na nga nakalusot ang mga ginagawang ito sa social media ni Tony Fuller. Kahit na nga marami din ang followers niya at marami ang nagtatanggol sa kanya na say nila, wala naman daw nilabag sa batas itong si Tony Fuller. Say nila, nagpapakatotoo lang yung tao, hindi siya plastic, etc., etc. Well, ayan na po ang nasabi nga pong ikinaso sa kanya, obscene, kung saan ito po ay offensive or disgusting. Lalong-lalo na sa mga kabataan, naiisipin na normal lang palang gawin ito, lalong-lalo na nga at tinatawag na influencer pa ang gumagawa nito. Ang nakakalungkot pa nito ay open na open nga daw sa Facebook ang nasabing mga hindi kapanupanood o kaaya-aya mga video na ito ni Tony Fuller na kung saan kaaya-aya naman sa iba at ang ilan ay tuwang-tuwa pa sa ginawa nito. Kung matatandaan nyo, nag-viral sa social media na magkasama pa sila ng kanyang nobyo kung saan inalis nga ni Tony ang pantaas niya at kitang-kita ko ano ang ginawa niya sa sarili niya. Well, kung i-insist nila na walang taong perpekto, yes, wala pong taong perpekto, pero kayang-kaya natin na maging maayos sa paningin ng mga tao, especially ang mga bata na makakapanood sa atin, na huwag nating gawin na reason na hindi siya plastic, nagpapakatotoo lang, dahil ibang pagpapakatotoo nang meron kang decency at kung saan iniisip mo ang mga kapwa mo kabataan na baka gayahin ka. Kahit na nga sabihin mo na ikaw ay nagkaroon na ng pasubali na huwag kang gayahin, eh dapat hindi pa rin niya patuloy ginagawa ang mga ginagawa niya na kung saan marami nga ang nakakapanood at talaga namang sinusubaybayan pa siya. Well, sabi nga ng mga netizen, for content and for money na nga lang daw ang nangyayaring ito. Kaya naman, people of the Philippines, narito ang kanilang naging say. Mula sa mga netizen, anila, salamat naman finally, thank you, hahaha, Mary C. Silang isa, tahimik lang ako sa umpisa, it's about time. Burn half pa. Anyway, marami pa po ang nagpapasalamat sa ginawang ito ng nasabi nga pong organisasyon. Dapat lang daw talaga na ito ay binibigyang pansin. Ano po, masasay niyo about dito, ilagay nang opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.